break, and it's my one way, no, para mag-release ng toxicity and mag-recharge is mag-enjoy. Ayan, na panonood lalo na ng mga sports kasi sobrang hilig ko sa sports, volleyball, basketball, yan yung mga hilig ko na sports. And dahil sikat din naman yung volleyball dito sa Philippines, and it's my one way to enjoy. And kaya ako pinakita sa inyo yung aking quick break, no, sa panonood ng volleyball, ng sports, is dahil related siya sa ating topic for today na how to stay disciplined. Okay, excited ka na ba? So, magbibigay lang ako ng mga ilang tips, no, and I hope mas makatulong to sa'yo para mas maging disiplinadong tao ka pa. Yan. So, first tip, unang-una is dapat alam mo talaga kung anong gusto mo. You know what you want. Okay, for example, sa akin, no, sa personal experience ko, gusto ko talagang yumaman. Gusto ko yumaman kasi mas gusto kong makatulong sa mas maraming tao. Gusto kong makapunta sa iba't ibang bansa. Gusto kong mas guminhawa yung buhay namin. And dahil dun sa desire ko na yon, pinag-pray ko talaga, no, ano yung talagang dapat kong tahakin and mabigyan ako ng tamang opportunity. And nakita ko ang networking industry, ang network marketing industry. And right now, andito pa rin ako ngayon. And true enough, nakapunta na ako sa ilang bansa like Vietnam, Hong Kong, Macau, Korea. So, yan yung mga napuntahan ko na places. Pati dito sa Philippines, no? So, with the help of network marketing industry. And dahil din doon, nagkaroon ako ng time and financial freedom right now kasi hindi na po ako nag-work. So, full-time na ako talaga sa business na mga ilang taon na din. So, kaya dahil doon sa kagustuhan ko na yon, ayan, mas naging clear sa akin yung mga dapat kong gawin papunta dun sa goal or sa gusto kong tahakin, which is gusto ko nga talagang yumaman. Okay? Isa pang example sa personal experience ko is gusto kong makaipon ng 1 million. Okay? Gusto kong magkaroon ng 1 million savings. So dahil gusto ko yun, dinisiplina ko ngayon yung sarili ko, like hindi mo na ako bibili ng kung ano-ano, ng mga luho, hindi mo na ako kain sa kung ano-anong restaurant. Yes, sometime, no, kain tayo sa labas, so treat natin yung sarili natin, pero hindi palagi like before. For example, kung every week kang nag-restaurant, gawin mo na lang once a month. Yan, so kung, for example, everyday ka na nag-Starbucks, gawin mo na lang once a week. Okay, babawasan mo siya. Kasi nga, meron akong goal before na kailangan kong makaipon ng 1 million. So, lahat ng mga bagay na hindi ko naman kailangan, kasi minsan ganun yung tao, di ba? Kung hindi nila kailangan, binibili pa rin nila, tapos hindi naman nila magagamit. So, naging mas dinisiplina ko yung sarili ko na kailangan, ito lang yung budget ko, hindi mo na ako bibili ng kahit ano, tapos hindi ko naman yung magagamit. So, kapag may bibili na ako, talagang pinag-iisipan ko muna yan ng sobrang maraming beses kung talagang kailangan ko siya or hindi. Kasi kung hindi, hindi ko muna siya bibili. Dahil nga, focus ako at nakaset ako dun sa goal ko na kailangan kong makaipon ng 1 million. And ikaw lang makakasagot yan kung ano talagang gusto mong tahakin, kung ano talagang gusto mong career, kung ano talagang gusto mong journey na tahakin. Kasi for example din naman, huwag na tayo masyadong lumayo sa mga athletes na lang. Isa sa mga favorite na basketball player ko, si Stephen Curry. No, dahil siya, alam niya sa sarili niya yung gusto niyang sports, gusto niyang career na tahakin. Talagang nagbigay siya ng maraming effort, di ba? And talagang naglaro siya ng basketball na most of his life, di ba? Basketball yung ginagawa niya. Kasi sobrang alam niya sa sarili niya na yun talaga yung gusto niyang tahakin. So, ikaw lang makasagot niyan kung ano talagang gusto mo. Huwag mo intindihin yung sinasabi ng ibang tao. Okay, focus ka lang sa kung anong gusto mo. Kasi, ako na-experience ko din to before, no, na dahil sa sobrang nating nakikita, madami tayong nakikita sa iba, sa labas, di ba? Nakikita natin na successful si ganito, may achievement ma siyang ganito. Ngayon, ikaw, dahil nakikita mo yung mga ganong bagay sa ibang tao, naguguluhan ka ngayon. Hala, ano na kayong unahin ko? Ano na kaya yung mas ipapriority ko? Di ba? Dahil sobrang dami mong nakikita ang iba't-ibang achievement sa labas, pati ikaw ngayon naguguluhan, ano ba talaga yung uunahin mo? Okay, so ngayon, decide ka talaga, alamin mo talaga ano talaga yung gusto mo. And ikaw at ikaw lang makakasagot niya. Alright? Ayan. Number two is, do one thing at a time. Okay? Isa-isa lang. Yan, one at a time lang. Yan, yun lagi nating sinasabi, no? For example, ako sa personal experience ko, before, gusto ko matutong mag-gitara, gusto ko matutong mag-drums, mag-bass, mag-piano, kasi mahilig talaga ako sa music and meron akong talent sa pagtugtog.
And right now, ang heart ko talaga is tumugtog ng gitara kasi that is my first love, no? First love na instrument ko talaga yung gitara. Pero dahil dito sa church namin, no, binigay sa akin toka is yung pagtugtog ng piano. Yan. So, mas nagbigay ako ng effort and time para matutong magpiano. So, ginawa ko yung mga exercise, nanood ako ng mga techniques sa pagtugtog ng piano, yung musicality, paano gaganda yung tugtog ko, ano yung mga notes na magagandang tipahin, di ba? Tapos, ano pa yung mga theory behind that, no? So, yun, pinag-aralan ko talaga siya dahil yun yung naging priority ko. Yan. So, kaya yung mga yung gusto ko before na pagtug ng gitara, ng drums, ng bass, sinet aside ko muna sila. Though marunong naman ako ngayon, pero mas gamay ko yung pagtugtog ng piano kasi mas dun ako nagbigay ng effort and mas yun yung finocus ko and mas yun yung priority ko. And right now, dahil gamay ko na siya, diba, pwede na ako magdagdag ng something else, like pwede na ako mag-gitara ngayon, no? Pwede ko na siya idagdag kasi nga effortless na sa akin yung pagtugtog ng piano. And lahat naman ng bagay kasi, diba, na pag-aaralan, no? For example, kasi ang pag lagi kasi natin siyang ginagawa, mas nagiging effortless siya. Yeah, halimbawa na lang natin yung pagmamaneho, no? Yung pagda-drive. Yan, syempre, sa pagda-drive, una, dahil di ka marunong, conscious ka pa sa manibela, yung galaw ng gulong, diba? Yung sa cambio, kung manual, tapos yung pag-apak mo ng clutch, ng brake, ng accelerator, or kung manual yan, diba? Kung automatic naman, brake tsaka accelerator lang. So, sa una, ano ka pa, conscious ka pa, yung mga nangyayari sa paligid-ligid, yan. So, ganun yung sa umpisa, kasi nga hindi ka pa sanay. Pero, as time goes by, pag lagi mo siyang ginagawa, nagiging habit na sa'yo, nagiging effortless, na program na sa sarili mo, sa subconscious mind mo, yung pagda-drive. So, kahit nagtitext ka, kahit may kausap ka, di ba, may katabi ka, may nakikipag-chikahan sa'yo, is nakakapag-drive ka pa rin, di ba, na pagsasabay mo na yung makinig sa ibang tao na nagkukwento, tapos yung pagda-drive, kasi na-program na sa sarili mo, yung pagda-drive, kaya effortless na lang sa'yo, yung pagmamaneho. Yan, so, ganun, no, kaya do one thing at a time lang. So, magiging hasa at magiging magaling ka din dyan sa bagay na yan kapag lagi mo siyang ginagawa. Ayan, so for example, no, do one thing at a time. Ako, sa personal experience ko, no, sa pag-business, dahil nag-decide ako, no, alam ko talaga sa gusto ko mag-negosyo, ayan, yung effort ko, yung time and energy ko is naka-focus and mas na-discipline ako yung sarili ko sa pag-business. Okay, so, for example, no, yung sa pagtugtog ko. Yan, hindi ko pwede na pagsabay-sabayin siya na gusto kong magtugtog ng iba't ibang instruments tapos nagbi-business ako, tapos nag-work pa ako. No, hindi siya kakayanin ng buong oras ko. Yan. So, syempre, kailangan mong i-priority ano ba talaga yung pinakagusto mo dahil gusto ko ngang lumago yung negosyo ko, mas magbibigay ako ng time, effort, energy, and sacrifice ko sa pag-build ng business ko. Okay, so lahat ng mga skills, sales skills, yung mga kailangan ko na mga bagay, no, para lumago yung business ko is pag-aaralan ko para dun sa business ko na yon. Okay, so do one thing at a time, na isa-isa lang. So hindi mo pwedeng pagsabay-sabay yung lahat. So isa pang may tip ko sa inyo about this is for the whole month, gumawa ka na ng goal. Okay, dapat ano nga yan, eh? Yearly goal, monthly goal, weekly goal, daily goals. Ganun siya. Di ba meron tayong mga long-term goals and short-term goals, mid-term goals. Ngayon, yung mga long-term goals na yan, usually mga years yan nangyayari. Ngayon, i-breakdown mo siya to monthly goals, tapos gawin mo siyang weekly goals, and then gawin mo siyang daily goals. Ayan, sa experience ko, no, ang ginagawa ko, sinusulat ko muna yung mga goals ko bago ko matulog yung mga gagawin ko for the next day. Okay? So, para mas matulungan ka yung sarili mo na mas magawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin at mga tapusin sa mga susunod na araw. Okay? May sinasabi nga tayo na think on paper. Kasi hindi mo magagawa tong mga bagay na to na mga sinet mo activities mo for the whole day kung hindi mo siya isusulat. At isa pa sa mga natutunan ko na ginagawa ng mga successful, yung pinakamahirap na gagawin at pinaka-urgent at kailangan mo talagang matapos, yun yung uunahin mo. Ayan, so, ang natutunan ko doon is, isiset mo yung priority by lettering. A, B, C, D, E, F, G. Ganun siya. So, yung pinaka-important task
task talaga na dapat mong matapos agad-agad, no? At hindi mo kailangan, at hindi ka pwedeng lumipat sa another task na hindi mo siya matatapos, lalagyan mo siya ng letter A. Tapos, yung sumunod na task na kailangan mo matapos, after that, letter B. And then, letter C. Ngayon, paano kung meron pa mga smaller tasks or activities na related dun sa A mo, dun sa pinaka-priority mo? So, lagay mo yung pinaka-dapat talagang matapos, A1. And then, yung sumunod na super important task din na related doon, A2, then A3, tapos letter B, letter C. Yan. So, sa akin, sobrang helpful siya, mas nakatulong siya sa akin, mas naging disciplined ako, no? And mas na ma-maximize ko yung time ko kapag nakaset by priority yung mga dapat kong gawin. Yan. Kasi before ako, kung ano yung madali, yun yung tinatapos ko, pero hindi naman pala siya sobrang urgent, no? So, ngayon, yung dapat na matapos kong task, kasi nga medyo mahirap siya, nagpupunta siya tuloy siya sa dulo. Ang nagiging nangyari, nagka-cramming ako ngayon. So, dapat pala, utahin mo muna yung pinakamahirap na gagawin at yung pinaka-urgent na dapat mong matapos, and then, iset priority mo by lettering. Yan. So, another tip yon para mas maging discipline ka and mas matapos mo yung mga daily activities mo. Alright? And number 3 na last tip natin is learn to say no. Ayan. No? For example natin, no, sa pagbe-business, kung nag-decide ka na mag-business at magpalago ng negosyo mo, learn to say no muna sa mga friends mo or mga activities na hindi related sa pagpapalago ng business mo. For example, kung sobrang party-goer ka, no, isang yaya lang sa'yo, pupunta ka na kagad doon sa party, pag may nasabi sa'yo, tara Mars, inom tayo, tara gala tayo, tara punta tayo sa ganito. Kung laging ganon, learn to say no muna. Okay lang naman mag-quick break, di ba? Punta ka sa ibang lugar, mag-enjoy ka, pero huwag naman lagi. Yan. So, kailangan nga kasi madisiplina mo talaga yung sarili mo eh. So, ngayon, learn to say no ka muna. Kapag na sinabi sa'yo na may yaya sa'yo, sabihin mo na, hindi ako pwede kasi may schedule ako, meron akong meet up, may mga meetings ako ngayon sa business ko, meron akong mga kailangan gawin na tapusin, pwede naman eh. Diba? Kasi para din naman sa'yo yan and para din dun sa ikakalago ng negosyo mo. And then, for example, yung panonood ng Netflix, movies, teleserye, hindi ko naman sinasabi na masama yan, no? Pero, if it doesn't help you, diba, to reach talaga yung goal mo dun sa business mo, mapalago yung business mo, eh, set aside mo muna. Kasi yung mga series naman na yan, and yung mga teleserye at movies na yan, andyan lang naman yan. So, pwede mo sigurong gawin, manood ka at your free day or may tiyatawag tayong day off, diba? So, yun, pwede ka mag-enjoy. Pero, kung araw-araw mo siyang ginagawa, lagi mo yun, yun na lang yung pinapriority, wala ka nang natatapos, diba? I-set aside mo muna. Alright? And isa pa kong matitip, halimbawa sa finances, diba? Sa finances, nag-iipon ka, gusto mo makakuha ng goal na ganito. Tapos, hindi natin may iwasan, may mga taong lalapit sa atin na manghihiram. Diba? Ano mga pwede natin sagot? Pag sinabi sa'yo, Mars, meron naman. Diba? Pwede mo sagot, Mars, meron akong hinire kasi ngayon na financial advisor and siya nakakaalam ngayon doon sa pupasok and lumalabas na pera sa akin. So, tatanungin ko muna siya kung pwede maglabas ngayon ng pera kung kaya pa. No? Kasi meron kaming tiyatapos na project ngayon. So, ngayon, pwede mo siyang balikan in the next time or next few days or next hours, pwede mo sabihin, Mars, sorry, hindi ako pwede maglabas ng pera ngayon, no? Tiyanong ko na yung financial advisor ko kasi may project kaming tinatapos ngayon. I'm very sorry talaga. O, diba? Nasabi mo, in a nice way, hindi pa siya ganun masasaktan. And, sino ba yung financial advisor na yun? Ikaw din yun. Diba? Kasi ikaw din naman nakakaalam talaga niyan nang lumalabas at pumapasok sa'yo. Pero, syempre, diba, para masabi mo lang siya, in a nice way. Ayun, no, guys, and I hope meron kayong natutunan in our short video for today na how to be stay disciplined, and I'm sure pag ginawa nyo yun, mas matutulungan yung sarili nyo na mas maging disiplinadong tao. Salamat! Thank you and God bless. Thank you for your time. See you on next vlog. Bye-bye!